guys, good evening. Eh, nandito na naman ang inyong Kuya Gardenero upang magbigay na naman ng konting tips guys regarding sa aking trabaho bilang security guard. Kung nung mga nakarang video guys is ang binigay kong video sa inyo is yung kung ano yung mga requirements, then kung paano mag-receive ng logbook. Ngayon naman guys, ang ibibigay ko naman sa inyo ay isa na namang parte ng aming trabaho na napaka-importante. Ito guys is yung kung paano gumawa ng spot report. Bali guys, gumawa na lang ako ng simpleng scratch kung paano gumawa ng ating spot report. Ayan. Bali, sulat kamay na lang ito guys. Hindi na ako nakapagpa-print. Sana makita ninyo at maunawaan ninyo. Papakita ko sa inyo guys kung paano ang tamang paggawa. Bali, ito pala guys is basic lang ito. May mas magagandang style pa dito ng paggawa ng spot report. Depende yan guys sa talent ninyo. Ako, ang i-share ko na lang is yung pinaka-basic na lang ito. Simpleng-simple lang guys. Wala na tayong masyadong pasikot-sikot. Unang-una guys, syempre kukuha kayo ng isang malinis na papel. May uling pa yung kamay ko guys. Ayan. May kumuha kayo ng isang malinis na cotton band. Then kung hindi nyo kaya magpa-print ng format, pwede namang handwritten lang kasi mas maganda minsan kasi yung handwritten mas kapanipaniwala talaga yan kasi talaga ibig sabihin nag-effort ka na isulat yun. Yung iba kasi pag yung pinapaprint in-edit na lang yan tapos ina-attach na lang nila yung ano. Tayo guys, halimbawa nasa malayong lugar tayo, wala tayong mga computer shop na mano, sa handwritten na lang tayo, simple handwritten lang. Ganito lang yung kasimple guys. Unang-una sa ating scratch paper guys is sa itaas, bandang itaas, ilalagay nyo is kung ano yung pangalan ng agency ninyo or ng kumpanya ninyo. Yan, ito sa akin, NIMS International Freight and Cargo Services. Bakit ganyan guys, wala nakalagay na security agency? Kasi ako pala guys is direct company hired ako, hindi ako security agency, yung nanggaling sa agency. Bali, ako ay company hired, mismong company na nag-hire sa akin. Tapos guys, ganito lang, memorandum, tapos 4, ibig sabihin kung para kanino yung inyong spot report, kung kanino nyo ibibigay. Kaya lalagay nyo sa akin, 4 HR admin, siguro pag sa mga agency, sa commander, ano nila, sa tao dito, may mga commander kasi pagka sa security agency eh. Then, from SG Coros AR, ako yan guys. Pangalan ko yan kasi ibig sabihin kung kanino nang galing yung spot report, sino yung gumawa. Kaya nandyan yung pangalan ko. Then guys, yung subject, yan, nalagay nyo yung subject. Then yung pinaka-topic yan is spot report. Siyempre yung date guys is napaka-importante pag gumagawa kayo ng spot report. Huwag na huwag nyo kakalimutan yan kasi dito, yung date na yan, yan yung araw kung kailan nangyari ang krimen or yung isang pangyayari na naganap sa inyong binabantayan. Huwag na huwag ninyong kakalimutan ang petya guys kasi napaka-importante niyan. Tapos sa paggagawa ng spot report guys is kailangan huwag na huwag ninyong kakalimutan yung ating 5W na tinuturo sa atin, yung what, where, when, who, and why. Ibig sabihin ng mga ito guys, yung 5W, yung what, ano yung nangyari, yung where, saan nangyari, kailan nangyari, sino yung mga sangkot, bakit nangyari, ganun lang guys yung paggagawa ng spot report. Kaya huwag na huwag nyong kakalimutan, ito yung pinaka basic guys na sa paggagawa, pagsasalaysay ninyo is lilitaw agad itong 5W. Huwag na kayo masyado magpasikot-sikot guys, tumbukin na ninyo yung pinaka nangyari, kung sino yung mga sangkot, anong oras nangyari, saan nangyari. Ganun, tumbukin na ninyo guys yung talagang nangyari. Huwag nyo nang pahabaan yung salaysay nyo na minsan kasi nakakatamad ng basahin yun. Kaya mas maganda, mas maiksi pero malaman yung sinasabi nga nila. Maiksi pero malaman na nandun na lahat. Yung pa nakita, si ganito pala yung sangkot.
sa ganitong building pala nangyari. Ah, ganitong oras pala nangyari yung ano, aksidente, ganon. O bakit nangyari yung aksidente? Kailangan guys, naka-specific na kagad yan, naka-attach na kagad sa inyong AC ninyo, sa salaysay ninyo, na makikita na nila kagad dito. Hindi na, na yung, hindi na yung para pa silang magbabasa ng teleserye. Na hanapin, oh, ano ba yung nangyari? Ganito, ganyan. Diba, may mga ganon. Parang tatama rin na magbasa. Kaya mas maganda yung simple pero malaman. Yun yung ating ano. Para ito guys, napaka-simple. Gumawa ako ng simpleng essay lang guys ng ating spot report. Ito yung basic lang naman to. Ipapakita ko lang yung 5W natin. Ito guys. On or about January 24, 2023 at exactly 1700 hours, forklift operator Mr. John Tena accidentally pulled down one box of television at warehouse B that caused damage of said television. Ayan guys. Diba makikita nyo na kaagad guys kung kailan. When. Kung kailan nangyari. Ito yung petsa natin. Yung exactly 1700 hours kung anong oras nangyari. Then kung sino yung sangkot natin, forklift operator Mr. John Tena. Ito yung pinaka main topic natin guys, siya yung ating nire-report. Kaya ito yung who. Sino daw yung sangkot sa nangyaring aksidente. Then ipaliwanag nyo lang, accidentally pulled down one box, kung ano yung na-damage niya. Ito, one box of television. Example lang to guys ha. Siya yung forklift operator, siguro nasundot niya yung isang forklift, nalaglag, nabasag. Yan, babanggitin nyo lang kung ano yung na-damage ninyo. Then, at warehouse B, kung saang building, halimbawa, ang warehouse ninyo is tatlo, ABC. Hahanapin nyo kung saang building, ituturo ninyo kung saang building nangyari yung aksidente. Ganun lang guys, ganun lang yung simpleng paggawa ng spot report na dapat wag na natin kakalimutan yung 5W. Ayan guys, yan lang yung napakasimpleng ano natin. Hindi ko napahabain yung ating video. Eh, nawa eh, may natutunan na naman kayo sa aking mumunting tips. Kung ano-ano ba yung mga ginagawa natin sa ating duty. Kung paano yung mga paggagawa ng report. Susunod na video naman natin guys, is ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat ninyong unang titignan or sisilipin sa inyong warehouse pag kayo nag-a-assume. Halimbawa, baguhan kayo. Tuturo ko sa inyo kung ano yung mga lugar na dapat ninyong puntahan pag kayo ay nag-a-assume ng area. Yun naman guys, ang ituturo ko sa inyo sa susunod nating video. Ano guys, hanggang dito na lang yung simpleng tips ni Kuya Gardenero regarding sa kung paano gumawa ng spot report. Sana may napulot na naman kayong konting kaalaman tungkol sa aming trabaho bilang gwardiya at sa mga nangangarap na maging gwardiya para alam nyo na yung inyong mga gagawin. Ayan guys, maraming salamat. Pasuporta na lang ulit ng aking channel Gardenero TV, ang inyong kuyang gwardiya na Hardenero pa. Salamat!